So yun, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So mga kababayan, alam nyo ba, itong si RJ Nieto nga po pala or si Thinking Pinoy ay malaki po yung chance na makulong. Maybe 1 year to 3 years po ata, mamaya pag-usapan natin yan. No? Kasi nga po mga kababayan, itong si Thinking Pinoy nga po pala ay guilty po sa korte in the certain crime. So mga ka-Streetwise, no, bakit ko kasi kinokontent ito? Kasi unang-una mga kababayan, actually, itong balita po na to ay mga ilang araw na po itong nabalita. Yun nga lang, napansin ko nga lang po na wala naman po masyadong vlogger ang gumawa ng content nito. And then syempre, yung isa rin po sa reason kung bakit ko rin po kinontent ito, para din po magkaroon po tayo ng awareness. Especially nga po sa mga kapwa ko vlogger na meron po tayong batas na sinusunod. At once nga po na tayo po ilumabag po dito, mayroon po talagang korte na uusig po sa atin. Not unless na yung vlogger po na yan ay nagtatago sa ibang bansa, katulad po ng France, na walang extradition treaty. Okay, kasi nga po mga kababayan, no, kunwari ako, vlogger ako na nasa Pilipinas ako. At kung meron akong kagalit na vlogger at babanatan ko siya at lumalabag na ako sa batas at yung vlogger din po na yun ay nasa Pilipinas, well, kailangang handa po tayo sa consequences. Katulad nga po na nangyari nga po dito kay RJ Nieto or kay Thinking Pinoy. So mga kababayan, ito pag-aralan po natin to, no? So actually, medyo ni-research ko ito ng konti. Actually mga kababayan, no, ngayon ko lang po nalaman to na nag-file pala ng case itong si Fiona. Itong si, pangalan nito, si Pinoy Ako Vlog na si Jober Laurio noong 2018. Okay, so basahin natin to, ha. Sabi dito, okay, in a complaint filed with the Makati Regional Trial Court. So, Makati RTC, ibig sabihin ito, korte na to. Okay? Jober Laurio, the woman behind the Pinoy Ako Vlog, accused vlogger Ray Joseph Nieto and Sasragando Sasot, yung crush ko. Yon. Of malicious and unauthorized gathering and publication of her sensitive personal information. Yon mga ka-Streetwise, no? Kasi nga mga kababayan, ito lang. Ito yung malamang nalalabuan kayo dito kung bakit nag-guilty nga po si RJ Nieto. Kasi nga po mga kababayan, kaming mga vlogger, once na humarap kami sa camera, di ba? Parang ino-open na namin sa inyo yung personal naming buhay. So kami bilang vlogger, ready kami sa criticism at ready din kaming mabash or kuyugin. Pero yun nga lang po kasi yung nangyari nga po dito kay Jober Laurio nga po, no? Ang ginawa nga po kasi ni RJ Nieto noon at saka ni Sasragando Sasot noong 2017 ay in-expose or pinakita nga po ni RJ Nieto or ni Thinking Pinoy yung personal details katulad nga po ng address at saka yung trabaho. At even doon na yung nanay nga po ni Jober Laurio na nasa PGH noon ay binanggit din po ni RJ Nieto sa kanyang live stream. So medyo hindi na nga po pasok po yon sa freedom of speech dahil nga po. Ito ha, on my own opinion na kasi hindi naman po kasi magigilty si RJ Nieto kung walang probable cause. Diba kasi korte na po yung nagsabi. Ako naniniwala po ako sa korte. Kahit na sabihin na nga po natin na yung may mga court decision na hindi ako nag-agree, kailangan ko pa rin sumunod doon. Kasi nga po mga ka-Streetwise, no, ito lang, no, kung maalala nyo nga po, di ba, nung campaign period, di ba, ang dami nilang binabato kay PBBM noon na ang mga Marcos daw po ay magnanakaw, ill-gotten wealth, tsaka estate tax. Pero ang binangga po natin sa argumento po na yan, mga court decision na nagpapatunay nga po na walang kasalanan ang mga Marcos. So yun nga, di ba, korte ang naging basehan natin ngayon, pero syempre ako, anti-dilawan ako. At ito si Jober Laurio, dilawan din ito. So kapag sinabi ng korte na guilty or pumabor sila kay Jober Laurio, wala po tayong magagawa. Kailangan po nating tanggapin ito. Pero ayun nga po yung punto ko nga dito mga kababayan, no. Kung sana lang, no, kung nag-stick lang sana sa issue sila Thinking Pinoy nung 2017 or 2018 na in-expose lang sana nila si Jober Laurio na siya yung Pinoy Ako Vlog, siguro walang issue doon. Pero sumabit po talaga itong si Thinking Pinoy dahil nga po sa pag-expose nga po ni Thinking Pinoy ng personal na buhay, especially nga po ng address at saka trabaho. Na which is nauwi na nga rin po ito sa paglipat din po ng bahay nga po ni Jober Laurio. Ito, hindi ko kinakampayan si Jober Laurio dito, ha. Ang sinasabi ko lang po dito, ito po yung sinasabi po ng korte. Oh, so mga kababayan, ito pakita ko na sa inyo. So ito, kung maalala po natin dito, 2018 ito. So nung 2023 lang, nung last week lang, June 30, nagkaroon na nga po ng hatol itong Makati RTC na guilty nga po
si RJ Nieto or Thinking Pinoy. So ang sabi dito, no, Jobber Laurio, person behind Pinoy Ako Vlog, is happy she won the data privacy case against Thinking Pinoy RJ Nieto, but said she is still haunted by the doxing incident. Oh, medyo panalo ka na, huwag ka na mag-OA, di ba? OA naman ito. She recounts how she had to move homes and jobs and quit law school. Yon, di ba? So mga mga ka-streetwise, no, paano ko naman nasabi na makukulong si RJ Nieto at magbabayad nga po siya ng penalty? So basahin po natin ito sa ito, no, sa Republic Act 10173, Data Privacy Act of 2012. So dito nga po sa Section 26, Letter A, ang sabi dito, basahin ko lang ha, sabi dito, accessing personal information and sensitive personal information due to a negligence, accessing personal information due to negligence shall be penalized by imprisonment ranging from 1 year to 3 years. So sorry, no, 1 year to 3 years lang pala. And a fine of not less than 500,000 pesos but not more than 2 million pesos. So meron po itong pagkakakulong na 1 year hanggang 3 years. At saka meron din po itong 500,000 pesos hanggang 2 million pesos nga po na penalty. Okay? Continue, no. Shall be imposed on person who due to negligence provided access to personal information without being authorized under this act or existing law. So ayun, no, diba? Ako, nagbabasa lang ako. Alam ko, mayroong makakapanood nito ng content ko na to sa aking Muntin channel na supporter pa rin po ni RJ Nieto or ni Thinking Pinoy. Pero ang sinasabi ko lang po kasi dito, ito po yung sinasabi ng batas. At saka mga kababayan, sana rin po maging lesson din po ito sa mga kapwa ko vlogger. Especially na pare-pares po tayong andito sa Pilipinas. Diba? So, yun. Ganun talaga. Actually, magkano ba yung acceptance fee sa abogado? 100,000 pagkakaalam ko. And then per hearing, 5,000 pesos. So, syempre, siguro gagastos ka dito ng mga 250,000 pesos. Meron naman tong penalty na 500,000 pesos to 2 million pesos. So, kikita pa dito. Yung nag-file lang kaso kung mananalo, di ba? So, ito mga ka-streetwise, no? So, ngayon, pakinggan ngayon natin itong sinabi nga po ni Jobber Laurio. Ito lang, ha? Ako, anti-dilawan ako. Ulitin ko lang, anti-dilawan ako. At si Jobber Laurio po ay dilawan din. Pero syempre mga ka-streetwise, no, ang pinupunto ko lang po dito ay ito po yung sistema ng batas natin. At even to mga kababayan, no, meron din po kasing issue si Jobber Laurio na troll din po si Jobber Laurio ng mga dilawan. Actually, itong si Madam Claudia, no, yung isang vlogger na si Madam Claudia ay meron pong admittance na meron pong sweldo itong mga dilawan na trolls noong 2016. 2016 hanggang 2018 ata meron silang sweldo like 30,000 a month ay nang sabi, at yung nagbibigay nga raw po ng sweldo sa kanila ay si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan. Actually na content ko na yan, hanapin niyo na lang, pero meron din pong ganung admittance itong mga kasama rin po ni Jobber Laurio na sila po ay binabayaran ng mga dilawan. Pero even to mga kababayan, lamang si Jobber Laurio dito dahil nga nag-file siya ng kaso. Diba? So ngayon, para hindi na ako maingay, pakinggan ngayon natin yung sinabi nga po ni Jobber Laurio. Okay? Paano ka naapektuhan nung inilabas na ni RJ Nieto yung identity mo, no? Itong tinatawag na doxing, as you called it. So nilagay doon yung pangalan mo, user credentials. Ang pangalan, yung tirahan, kung saan ako, saan ka trabaho, yung school. Nag-resign ako sa my job, nagtook ako ng leave like for 1 month. Kasi natatakot ako, tapos napumunta na sa bahay noon to harass me, lumipat ako ng bahay, tumigil ako sa school. Ganun lahat yung effect. In fact, hindi ko na natapos yung school ko. Kumbaga, since may malis yung kanyang pag-duck sa akin, na-apektuhan talaga ako. Nag-guli yung buong buhay ko, Mike. There are times na may pumunta na sa amin sa bahay na tinuturan ko sa Makati na parang nagpo-profile sa akin. And then, nagkikimo pa mama ko sa PGH. Ay, sabalutan kami mag-iina para makahanap ng malilipatan. Ganun kalaki yung nag-i-depresyo niya sa akin. Kasi nag-live siya, nag-FB live siya. Na ito sa Jover, dito makatira. Parang nag-live siya, sinabi niya kung saan ako nag-aaral,
saan ako yung tatrabaho. Or nag-encourage siya people na puntahan ako to harm me. Parang ganun yung naging epekto ng life niya. Kasi hindi lang to vlog na written vlog, hindi. Nag-FB live talaga siya. And we have recorded that. Tapos yun yung sinabit namin as evidence sa court. Ayan, so yun. Hindi ko na ipagpapatuloy kasi medyo ano, hindi ko na gusto yung mukha ni Jobra Laurio. So yun na po mga kababayan. No? So kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito? Na ito lang no, bilang lesson na lang din po sa atin na, di ba, kahit na gaano tayo katapang nito sa social media, meron po tayong batas na sinusunod. So kayo po mga kababayan, no, agree ba kayo dito sa hatol nga po ng Makati RTC na hindi po pumabor kay RJ Nieto or kay Tingking Pinoy? So mga ka-streetwise, no, so bago din tayo magtapos, gusto ko lang din po sabihin, munti ko nakalimutan, na hindi pa naman po tapos itong kaso po na to. Kasi nga po, meron pa pong pagkakataon itong si Tingking Pinoy na mag-file nga po ng appeal, ng apila. Diyan nga po sa Court of Appeals. At meron pa po tayo Supreme Court na susundin. So malamang nga abutin pa ata ito ng more than 5 years. Bago nga po, di ba, bago nga po makulong si si RJ Nieto, na sana wag naman sana, di ba? Wag naman sana. So yun po mga ka-streetwise, no? So ano po masabi nyo nga po dito sa content po ngayon natin, pag-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, gusto ko rin po may natututunan po sa mga comments po ninyo. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeo Romeo Moto. Babush!